Bago tayo magsimula, kung baguhan pa kayo sa channel na ito, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe muna. Maraming salamat din sa lahat, lalo na sa mga hindi nag-i-skip ng ads, pati na rin po sa mga members ng ating channel. Yun lang, magsimula na po tayo. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Kamusta? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Ako po si Norman, nagbabalik para muling magbahagi ng kwentong katatakutan. Maikli lang po ito, pero naaayon sa totoong buhay. Karanasan po ito ng aking lolo, na tawagin na lang natin sa pangalang Faustino. Isasalaysay ko sa inyo kung paano siya naging aswang. Kung natatandaan niyo sa dati kong kwento na ang pamagat ay mutya ng saging at binhi ng aswang, binanggit ko po roon ang tungkol sa kanyang pagkatao. Ngayon ibabahagi ko naman kung paano nag-umpisa ang lahat at sisimulan natin sa pinakauna ayon na rin sa kwento ng aking mga magulang. Noong unang panahon, sa bundok kung saan may isang nakatagong maliit na komunidad na tinawag na Mapula, may respetadong babaylan. Isa itong leader o hari ng tribo. Nakaharap na ng ibang tao pero iilan lang ang nakakita sa kanya ng harap-harapan. Kahit nga katribo nila, limitadong makalapit sa taong ito. Nakilala siya dahil sa abilidad nito sa panggagamot. Magaling din manghula at kung ano-ano pang katangian patungkol sa mga bagay may kaugnayan sa espiritwal. Sa panahong yun, ang takbuhan ng mga tao kapag may iniindang sakit lalo na kapag nakatira sa bundok sa mga manggagamot. Kaya mataas talaga ang tingin sa kanila noon dahil totoong nakapagpagaling sila ng mga may sakit. Hindi tulad sa panahon ngayon, naglipana na ang mga huwad ng manggagamot. Meron din namang nakakapagpagaling pero sila mismo ang gumagawa ng sakit na yon. Para lang magkapera, ginagawa ang hindi nararapat. So ayun na nga po. Kaya ako konti lang ang nakakilala sa isang babaylan sa Mapula ay dahil bihira lang siya manggamot. Para lang sa mga taong desidido at gustong gumaling sa karamdaman. Paano ba naman kasi? Bagamat maugong ang balita sa kakayahan ng haring ito pagdating sa larangan ng panggagamot, gabi lang niya ginagawa. At kapag nakarating sa kanya ang isang pasyente, kahit malubha pa ang karamdaman, kaya niya umanong pagalingin. Maswerte ang nakapunta kasi nga gumaling sa sakit. Ngunit ang iba ay takot kaya hindi talaga nagsubok. Sa paanan pa lang ng bundok ay bumabalik na. Sino ba naman ang hindi matakot eh, gabi lang ng gagamot. Hindi rin basta-basta nakakapasok sa lugar na yon ang mga dayo lalo na sa bukana ng bundok sapagkat sa kagubatan ay maraming mababangis na hayop na umaatake talaga ng tao. Hindi lang basta hayop dahil may mga nagsasabi pa na meron din di umanong mga aswang sa naturang lugar. Kapag wala kang kasama mula sa tribo, kahit makapasok pa sa lugar ng Mapula, hindi mo mahahanap ang komunidad nila. Ganon kamahiwaga ang lugar na ito pati na ang leader na isang babaylan. Si Lucas na binata nung mga panahong yon ay mangangalakal sa tabo. Bago uuwi sa kanila, nililibang muna ang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng alak sa isang maliit na tindahan kasama ang kaibigan at umaawit ng mga kantang kundiman gamit ang lumang gitara. Isang beses lang ginaganap ang kalakalan sa isang linggo kung kaya isang beses lang din siya umiinom. Hindi naman sobra kundi para lang marilax ang pangangatawan. Mabait ang binatang si Lucas. Bukod sa masipag ay gwapo at makisig itong tao. Kaya hindi maikakaila
na maraming babaeng nagkakagusto sa kanya ngunit ng mga panahong yon ay hindi siya interesado sa mga ganong usapin. Ang inaatupag niya, pangangalakal sa tabo at malibang ang sarili. Ganun lang, ayos na. Hanggang sa isang umaga pa, may isang babaeng dalaga na lumapit sa kanya at bumili ng panindang nganga kasama yung tungog na tawag sa amin na sangkap ginagamit sa paggawa ng tuba. Maraming mga dalaga ang pumupunta sa tabo kaya halos kilala na ang mga hitsura. Ngunit nabaling ang atensyon ng binatang si Lucas sa dalaga dahil bukod sa maganda, mahinhin kung manalita tapos bago sa paningin niya. Heto na po ma'am, maraming salamat kuya. Nauulit ang tagpong yon. Kaya mas lalong ginanahan itong si Lucas na mangalakal tuwing araw ng tabo. Sa titigan pa lang, alam na ng isa't isa na mayroon silang pagkakapareho. Naging magkaibigan si Lucas at Agatha. Nagkamabutihan hanggang sa ilang taon ang nakalipas naging magkasintahan. Ang madalas nilang pinapasyalan sa isang tagong talon. Gusto ni Lucas noon na bumisita sa lugar ng babae sa mismong bahay nito para sana sa formal na pag-akyat ng ligaw kaso. Tumatanggi ang dalaga dahil paniguradong hindi raw magugustuhan ng mga magulang nito ang binabalak gawin ng lalaki. Mahigpit ang bilin sa babae na bawal sa tribo nila ang magkaroon ng kasintahan na hindi naaayon sa kagustuhan ng mga magulang. Sila raw po kasi ang nagdidesisyon nun para sa anak. Ang tawag po nito ay buya at bahagi na ng kanilang kultura. Hanggang sa inamin na nga ng babae na anak siya ng kilalang babaylan sa tribo nila sa bundok ng Mapula. Ang nangyari nun, pasikreto ang kanilang relasyon. Kahit sa mga panahong yun pala, meron ding mga lumalabag sa kultura alang-alang sa pag-ibig. Makaraan ng ilang buwan, nalaman ng mga magulang ni Agatha ang ugnayan nila ng lalaki. Kaya simula nun, pinagbawalan siya na magpunta sa tabo. Isang araw, may mga taong kumausap kay Lucas at pinagbantaan siya. Sinabi ng mga ito na lubayan ang dalaga dahil hindi ito karapat-dapat sa kanya. Nalungkot si Lucas pero hindi nawalan ng pag-asa. At dahil hindi niya alam kung saan matatagpuan ang lugar ng Mapula, wala siyang ideya kung saan hahanapin ang dalaga. Tuwing araw kung kailan ginaganap ang tabo, hinihintay na lamang ni Lucas ang kasintahan sa kanilang tagpuan. Hindi naman po siya nabigo sa kadahilan ng isang araw noon. Bigla na lang sumulpot si Agatha roon. Salamat mahal at dumating ka. Oo, pero hindi na ako babalik sa amin, Lucas. Pinalayas na ako ng aking mga magulang kasi ikaw ang pinili ko. Sagot ng babae habang umiiyak. Huwag kang mag-alala, Agatha. Hindi kita pababayaan. Kung ano't ano man ang mangyari, handa kong harapin ang lahat. Sa ngayon, kakausapin ko yung pinsan kong babae. Doon ka na lang muna sa kanila. Sige, Lucas, ikaw ang bahala. Sinama ng lalaki ang babae. Kinausap ang pinsan na kung maaari ay doon muna manatili sa bahay nito ang dalaga nang kahit na ilang araw lang. Pumayag naman ang pinsan kaya nagpasalamat si Lucas. Nagpanggap lang ang dalawang babae na magkaibigan upang hindi mahalata ng mga magulang. Makaraan ng ilang araw nun, bigla na lang nagkasakit itong si Lucas. Mayroong iniindang karamdaman sa dibdib na tuwing madaling araw lang sumusumpong. Pero simula umaga hanggang gabi, wala naman. Dinala nila ito sa isang manggagamot at dun ay nalaman na pinapahirapan umano ang lalaki ng isang aswang na nag-aapoy ang galit sa kanya. Grabe ito. Hindi ordinaryong sakit ang dumapo sa kanya. Pinaglalaroan itong lalaking ito. Anong pwedeng gawin natin, Manong? Ipagpaumanhin ninyo pero hindi ko kaya ang aswang na gumagawa nito sa kanya. May isang babaylan sa Mapula
Pwede niyong dalhin si Lucas doon kung may kakilala kayong taga-tribo nila. Kaso manong wala eh. Maikling saad ng nanay ni Lucas at halatang nag-aalala sa posibleng mangyari sa anak. Nang dahil doon ay umuwi na lang sila. Pagdating sa bahay, walang pag-aalinlangan na nag-alok si Agata na pwede nilang dalhin si Lucas sa Mapula dahil taga roon siya. Malayo yun, di ba? Mga 4 na oras lang po siguro yung lakaran, tita, mula sa paanan ng bundok. Kaya naman ni Lucas, sabi niya, kasi sumasakit lang naman daw po yung dibdib niya kapag madaling araw. O ano, Lucas? Taga Mapula pala itong kaibigan ng pinsan mo? Opo, inay. Kaya ko po. Ayos lang, wag lang madaling araw. O sige. Basta ba mag-iingat kayo roon na. Alam nyo naman ang lugar na yan. Ang sabi-sabi, marami umanong mababangis na mga hayop dyan. At saka pagkakaalam ko, gabi lang daw nang gagamot ang babaylan doon. Totoo ba yun? Tama po, tita. Kaya dapat magsisimula kaming maglakad ng alauna ng hapon. Hala, sige. Sanay naman itong si Lucas sa lakaran na malalayo. Basta ba mag-iingat lang ha, anak? Opo, inay. Makakaasa kayo. Nagkausap si Lucas at Agata sa labas. Sigurado ka ba sa mga pinagsasabi mo kay nanay? Oo, Lucas. Bahala na ang itaas sa kung ano man ang mangyari. Paano na ngayon yun? Eh di ba galit ang mga magulang mo sa atin? Ewan ko. Sa akin lang siguro, Lucas. Pero alam ko, hindi ganun kasalbahe ang aking mga magulang. Nagawa lang nila ang palayasin ako dahil sa pagmamahal din nila sa akin. Alam mo, Lucas, may duda kasi ako kung sino ang may kagagawa nito sa iyo. Sasama ka ba sa akin? Makikiusap ako sa kanila. Ang importante, gagaling ka. Pero kung ayaw nila, kung anong mangyari sa iyo, ganun din sa akin. Sasamahan kita hanggang kamatayan, mahal. Ano? Pumapayag ka ba na pupunta sa amin? Sasamahan mo ba ako? Kung yan ang makakabuti sa atin, edi sige, bahala na. Sinimula na ng dalawa ang paglalakad. Namangha si Lucas sa kanyang mga nakikita, lalo na nung makarating sa mahiwagang lugar ng Mapula, dahil birhin pa talaga ang bundok na yon. Nakakatakot bunsod ng sobrang masukal at napakalawak ng kagubatan. Pag nakatawid na ng ilog, ay wala nang makikitang bakas sa lupa na palatanda ang dinadaanan ng tao papunta sa lugar ng Mapula. Totoo ang mga sabi-sabi na kung baguhan ka sa naturang lugar ay hindi mo talaga malalaman na merong maliit na komunidad sa tuktok. Sabi naman ni Lucas, kung uuwi siyang mag-isa, paniguradong hindi na makakarating sa kanila sapagkat maliligaw talaga siya sa gubat, kaya dapat sabay pa rin sila ni Agata. Nakarating naman po sila ng maayos. Galit man ang mga magulang ng babae ay hindi nakatiis ang mga ito sa anak. Sa bungad ng kanilang tahanan, niyakap ng nanay ang babae at umiiyak silang dalawa. Pero ang haring babaylan na tatay ni Agata, galit na galit kay Lucas at muntik pang mapahamak sapagkat galit din ang buong tribo. Nagmamahalan kami ni Lucas, ama, ina. Kung nais ninyong lahat na mawalay siya sa akin at inyong papatayin, mabuti pang kitilin niyo na rin ang aking buhay. Wala na itong silbi kung mawala sa akin ang taong aking minahal ng tunay. Kaya kung ano man ang binabalak ninyong gawin sa kanya, gawin niyo rin sa akin. Ipigilan niyo mang ako'y mamatay, pero isinusumpa ko na darating din ang araw na ako mismo ang kikitil sa aking buhay. Umiiyak na wika ni Agata habang nakayakap kay Lucas. Sa ipinakitang pagmamahalan ng dalawa, nanaig ang kabutihan. Matapos noon, inausap si Lucas sa loob ng bahay nila Agata ng tatay nito. Diretsahang sinabi ng babae sa kanyang ama na patawarin na si Lucas dahil wala siyang ginagawang masama. Itigil mo na po, ama, ang ginagawa mo sa kanya. Namimilipit po siya sa sakit tuwing madaling araw. Maawa ka po sa kanya. Nagmamahalan kaming dalawa.
Hindi nakapagsalita ang lalaki gawa ng hindi niya lubos inakala na tatay pala mismo ni Agatha ang aswang na gumagawa sa kanya ng hindi maganda. Ano bang pinagsasabi mo, anak? Oo, ako'y isang aswang. Pero isa akong hari ng tribu at babaylan. Wala akong alam sa mga paratang mong yan. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Ano po, ama? Eh sino po ang may gawa nito? Akala ko po kayo eh. Akala ko po galit na galit kayo sa amin. Normal ang magalit, anak. Pero ang gumawa ng mga bagay na ikakasakit ng tao, hindi ko na inulit yan. Kung hindi kayo, ama, sino kaya? Huwag kang mag-alala. Malalaman natin mamayang hating gabi. Ngayong alam mo na ang lahat, Lucas. Huwag kang matakot. Hindi ka namin sasaktan. Pinatawad ko na kayo. Alam ko sa kaila-ilaliman ng puso mo, mahal mo ang aming anak. Tama po kayo, Haring Babaylan. Inihiling ko po sa inyo ang kamay ni Agatha. Darating tayo dyan, Lucas. Nagmamahalan naman kayo eh. Alagaan mo lang ang anak namin. Ito lang ang nais kong sabihin sa iyo. Ano po yun, mahal na hari? Kung may hihilingin ba ako sa iyo pagdating ng tamang panahon, mapagbibigyan mo kaya ako? Kahit ano po, gagawin ko para kay Agatha. Pinapangako ko po yan sa iyo, Haring Babaylan. Sige. Maraming salamat kung ganun, Lucas. At noong ginagamot na nga ang lalaki, nakitang may isang aswang na dahan-dahang pumipinsala sa kanya. Walang iba kundi ang mismong lalaking katribo na nagkagusto kay Agatha. Kasi buong pag-aakala nito, sa kanya ibuya ang dalaga. At dahil nabigo, nagalit ang aswang kaya gusto niyang patayin si Lucas. Kinabukasan noon, nang magising ang lalaki, nakita niyang nasa harapan na ng Haring Babaylan sa labas ng bahay ang taong namiminsala sa kanya at lumuluhod ito habang humihingi ng kapatawaran sa kanyang nagawa. Napilitan lang umano siya dahil sa pagmamahal nito kay Agatha. Wala kang karapatan na manakit ng tao. Sino bang nagturo sa iyo ng ganyan? Patawarin niyo po ako, Hari. Hindi ko na po uulitin. Gagawin ko po kahit na anong ipapagawa niyo sa akin bilang parusa. Huwag niyo lang po akong patayin. Bigyan niyo pa po ako ng pagkakataong mabuhay. Papatawarin kita pero sa isang kondisyon. Ano po yun, Hari? Kinakailangan mong lumayas sa lugar na ito. At kailanman, huwag na huwag ka nang bumalik. Opo, Haring Babaylan. At kapag malaman ko na may ginawa kang masama, ihanda mo ang iyong sarili. Magpalakas ka na lang bago pa kita maabutan. Ala sige, lumayas ka na. Umalis ka sa harap ko. Opo, Hari, ora mismo. Simula noon, umayos ang pakiramdam ni Lucas. Kaya sobra-sobra ang pasasalamat niya sa pamilya nila Agatha. Sa kaniyang pagpunta sa lugar ng mapula, nalaman niya mula kay Agatha pati na sa mga magulang nito na may mga aswang sa tribu nila. Isa na nga po rito, yung lalaking nagkagusto kay Agatha na pinalayas ng hari. Ayon mismo sa babaylan, ang mga aswang sa tribu nila ay tatlo lang. Siya na hari, yung isang matanda na at yung lalaking pinalayas na bata pang minana ang pagkaaswang mula sa nanay nitong namayapa. At lahat sila ay hindi po nananalasa ng tao. Yung iba sigurong aswang pero hindi yung miyembro ng tribu nila. Kapag na lamang may ginawang hindi katanggap-tanggap tulad ng pagpatay ng tao, pinapatay din nila at inililibing sa napakalalim na hukay. So ayun na nga po, kahit na ganun ang istorya ng tribu nila Agatha, lalo na ang pamilya, tinanggap ni Lucas ng buong puso. Ipaparte na kumbaga sa istorya ng buhay niya. Hanggang sa nagkaayos ang dalawang pamilya at ikinasal ang dalawang nag-iibigan. Makalipas ang maraming taon,
Mahina na at nakaratay na lang sa kama ang ama ni Agatha. Kinakailangan na nitong magpahinga kung kaya kinausap niya si Lucas. Naaalala mo ba yung hiling ko sa iyo noon, Lucas? Opo, Ama. Ngayon na ang tamang pagkakataon sa sinasabi kong yun. Sabihin niyo po, Ama. Kaya ayaw kong may magkagusto kay Agatha na hindi ka tribo noon. Ay dahil sa sakit kong ito. Wala kasing ibang tatanggap ng pagkaaswang ko kundi siya lang. Nanumpa ako sa aking mga magulang noon pero hindi ko nagawa. Nagkausap na po kami tungkol dyan ni Agatha. Ama, tatanggapin ko po yan ng taos puso. Salamat naman kung ganun. Napakabuti mong tao, Lucas. Naaalala ko pa ang sabi ng aking tatay noon na sinabi rin ng kanilang tatay sa kanila at ngayon sasabihin ko rin sa iyo, Lucas. Sige po, Amang Hari. Makikinig po ako. Ganito yun. Pagdating ng panahon, kung mahahanapan mo ng paraan, nais kong putulin mo na ang sumpang ito upang hindi na makasakripisyo ng mga anak at apo natin sa mga susunod na henerasyon. Magagawa mo ba yun? Ang sagot ko kay Papa, opo itay. Pero ngayon, hindi ko nagawa. Patuloy pa rin na ipapamana. Gusto ko nang magpahinga ngunit hindi ko magawa kung walang tatanggap nito. Ikaw, Lucas, na hindi ko kadugo. Ano ang isasagot mo? Magagawa mo bang putulin ang sumpang ito? Opo, Ama. Gagawin ko sa aking makakaya. Natatandaan ko. Ganyan din yung sinagot ko kay Itay. Salamat, Lucas, anak. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Walang anuman po, Ama. Salamat din po sa lahat. Makakapagpahinga ka na. Minana ni Lucas ang binhi ng pagkaaswang. Tulad ng kanyang binana, hindi siya katulad ng iba na masama. Si Lucas ay mabuting tao at dinala niya hanggang sa maging ganap na siya na aswang. Sa huling bahagi ng kwento, nagkaanak sila ng apat, dalawang lalaki, dalawang babae at ang lolo Faustino ko po ang panganay. Tulad ng kaniyang tatay, dumating din sa punto na tinanong siya kung mapuputol ba ang sumpa, nang sa gayon ay hindi na mamanahin ng mga anak at apo sa mga susunod na henerasyon. Nangako si Lolo Faustino na gagawin niya ang lahat matigil ang ito, kaso hindi rin po siya nagtagumpay. Kung natatandaan niyo sa dati kong kwento, bago na mayapa ang lolo kong yon, tinanggap ang sumpa ng isa naming lalaking kamag-anak. Tulad sa aming lolo Lucas at lolo Faustino, tinanong din ang kamag-anak namin na yon kung mapuputol ba nito ang sumpa. Pareho rin ang naisagot niya, gagawin ang lahat sa abot ng kanyang makakaya. Kasalukuyan, wala na po kaming balita sa kamag-anak namin na yon. Pero sana, naputol na ang sumpang ilang dekada ng pinasapasa upang matigil na rin ang sakripisyo nitong dala sa pamilya. At dito ko na po puputulin ang kwentong ito. Nagsimula ang pagkaaswang ni Lolo Faustino sa isang babaylan na matatagpuan sa Bundok ng Mapula. Hanggang sa muli, Norma ng Kabisayaan. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.
At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts. At siya nga pala mga kaibigan, kaya may members sa channel natin ay dahil mga supporters po sila na nagbabayad para alam nyo na makaambag ng kaunting tulong sa ating programa. Kaya nagpapasalamat po ang inyong narrator ng Taos Puso sa inyong lahat na nariyan pa rin hanggang ngayon. No? Sa mga gustong sumali, i-click nyo lang po yung join button dyan mga kaibigan. Ayan, maraming salamat po in advance, lalong-lalo na kapag ang piliin nyo yung pinakamalaki. Hindi, biro lang mga kaibigan, nasa sa inyo na po kung ano ang pipiliin nyo. So ayan, let's proceed sa ating shoutout portion. Binabati natin si Jason Reyes, si Len TV na 23 months member, Jim Semilla na 10 months member na, Rose Olalia 23 months, kay Ashley Sanchez na 1 month member, kay Elaine Almera 7 months, Hera Karaikle 1 month member, kay Christian Gio Lapido 1 month na rin, no? Ayan, kay Mike or Sir Mike 12 months member na or 1 year. Maraming salamat, boss. Kay Janessa Salas 3 months member na, kay Jovi Taghap 27. Kay LCD Acosta 28 months member na, kay Jovi Reynancia 13 months. Kay Maricar M na 4 months member na, Burns A 28 months. Kay Jeffrey Bunyad na 5 months member na, Story Hikes of Totsky na 19 months. Kay Luis Elmido na 6 months member na, no? Kay Christine Olson na 30 months member na, Bros of Vlogs na 10 months member, Linda Abalos 14 months. Kay Unique Sino na 23 months member na, Lavi Del Rey 26. Kay Darlene Kabatuan na 31 months member na, Angie Kitahara 17 months. Last but not the least, kay Madam Miss Apuerto na 31 months member na, no? Ayan, maraming salamat po ulit sa walang sawang pagsuporta dito sa ating munting programa. Ang Diyos na po ang bahala sa inyong kabutihan. Ayan ulit, maraming salamat po sa inyong lahat and Happy Valentine's Day. At sa lahat ng mga silent listeners, ay welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik naming mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.